Magandang araw mga kamarites, Marites Maven at Marites Angelica. Magandang araw sa inyo at welcome sa bago na naman nating session. Yes, at ngayon may bago tayong pag-uusapan. Ayan, may pag-uusapan na naman tayo ngayong araw. May pag-chismisan na naman tayo. Pero hindi kagaya ng ibang chismisan. Ang chismisan na ito ay may bahid ng katotohanan. Pawang mga katotohanan lamang. At dahil hindi natutulog ang chismis, mag-chismisan tayo magdamag. Ayan, gusto nyo ba yun? Oo! At eto na nga. At eto na nga yung pag-uusapan natin. Ito ay ang ating mga presidential balls. O may sinok pang kasama yun na presidential balls. Tignan natin. Ayan. At ang chismisan session na ito ay tatawagin nating presidential balls. Chismisan para sa bayan. O diba? Tunog mahalaga. Diba? Chismisan para sa bayan. Kaya naman, mga Marites at Tolits, boto mo'y mahalaga. Oops, may sinok ulit. Tara't magkaisa. Sana mo wala na yung sinok ko no, habang nagkikismisan tayo. Talaga namang mahalaga na magkaisa tayo pagdating sa pagboto ng magiging pangulo natin. Dahil silang mumumuno sa ating bansa. At kung mali ang maiboto natin, ay sama-sama tayong magdurusa. Kaya naman ngayon, pag-uusapin natin, iisa-isahin natin ang mga sinok mo naman, ang mga tumatakbo sa pagkapangulo. Alamin natin ang kanilang educational background, ang kanilang mga naging ambag habang sila ay nanunungkulan sa kanilang mga posisyon at syempre yung mga plataforma nila ngayon tatakbo nga sila, di ba? Syempre, yung gustong-gusto natin, pag-uusapan natin yung mga kontrobersya, yung mga issue na bumabalot sa mga kandidato natin. Mahalaga din na malaman natin ang mga bagay nito para magkaroon tayo ng kabuuang desisyon kung sino ba talaga yung iboboto natin sa darating na halalan. Pero bago yan, may mga ipapakita na kami sa inyong mga datos. At eto na nga sila. Eto na, ang sabi ng taong bayan. Ano ba itong sabi ng taong bayan? Eto, ganito kasi yon. Itong nakaraang Desyembre, nung nakaraang taon, nag-conduct ang Pulse Asia ng isang survey. Tinanong nila yung mga kababayan natin. Actually, mahigit 2,000 tao ang tinanong nila dito. Kung gaganapin ang May 2022 election, sa panahon nung nag-survey sila, sino yung iboboto nila? At eto nga, yung mga naging resulta. Tignan natin. May kita natin sa talahan na yan na ito, yung mga pangalan ng mga kandidato natin ngayon. Nandiyan sila Marcos, si VP Lenny, nandiyan si Mayor Isko Moreno, Senator Manny Pacquiao at si Senator Lacson. Lahat ito ay mga kumpirmadong tatakbo sa pagkapangulo sa darating na halalan. At ang nanguna nga, eto. Nagulat ba kayo nung nakita niyo ito? Ang nanguna ay si Bongbong Marcos na merong 53%. Ganyan ang porsyento na nakuha niya. Sunundan naman siya, syempre, ni VP Lenny na merong, nagtamu naman siya ng 20%. Yun naman nakuha niya. At nagtay si Dumagoso at Pacquiao with 8%. At sumunod naman si Senator Lacson with 6%. Ibig sabihin, karamihan sa ating mga kababayan kung nangyari ang eleksyon sa panahon na yun, si Bongbong Marcos ang magiging presidente nila with 53%. Ito yung survey lang naman. Hindi pa naman ito ang eleksyon talaga. So maaari pa itong magbago at maaari pa rin magbago ang pulso ng taong bayan. Kaya naman, dahil sa survey nito, nag-conductan kami ng sarili naming survey. At tanong din kami ng kaparehong tanong kung gaganapin ang eleksyon ngayon, sino ang magiging pangulo mo o sino yung ipuboto mong presidente. At ito nga ang naging resulta. Ayan, makita natin sa paragraph na to na sa klase namin, kasi sa buong klase lang namin to iginanap at mayroong lamang 26 o 26 na populasyon ng aming klase. Maliit na numero, maliit na bilang, oo. Pero mahalaga rin naman na malaman namin o natin kung ano yung tingin nila, kung ano yung opinion nila pagdating sa pagboto. At eto nga, nanguna naman sa survey namin si VP Lenny. With, lapat ako ng konti, 53.8%. Lagpas sa kalahati ang nakuha niyang boto. Sumunod naman dyan, si Marcos with 38.5%. Ayan na nga. Siyempre, may isa pang pangalan dyan na nasa
na nasama, nandiyan din si Isko Moreno na meron namang 7.7%. Ayan. So silang tatlong pangalan lang ang nangibabaw dito. Pero nanguna talaga si Vipe Vipe. Si VP Lenny. Ano naman kaya sa tingin nyo nangyari dito? Bakit ganun? Iba yung resulta sa naging survey ng Pulse Asia sa pulso naman ng ating mga kaklase. Bakit kaya? Ano sa tingin nyo dahilan kung bakit nanguna para sa kanila si VP Lenny? Para sa akin, nanguna si VP Lenny dahil isa siya babae. Nadamay ka na sa Vepe. Yeah. Feeling ko dahil isa siyang babae at alam niya kung paano gampanan ang pagiging ina sa bansa at paano niya kontrolin or iayos ang Pilipinas. Parang ganun. So para sa'yo, parang gusto naman ng mga klase namin, maiba naman, ano? Oo. Babae naman. Babae naman na merong motherly instinct, di ba? Baka sakaling may apply niya pagiging ina sa kanyang pamamahala. Yes. Maari. Ikaw naman, Marites Maven. Ito, Marites talaga si Maven. Kaya siguro nanguna si VP Lenny kasi base na rin siguro sa kanyang pamamahala ngayong vice president siya. So maganda din naman yung mga naipakita niya, yung mga naitulong niya nun sa mga ng mga nasalanta, di ba? So, mga balita noon. So, ayun, kaya siguro siya nanguna dyan. Yun, sa tingin ko. Oh, sa tingin ko nga rin, malaking bagay din yan. Ano, nakita nilang naging performance ni Vepi na naman tayo. Hindi bang meron sa Vepi ngayon? At Vepi tayo ng Vepi, ano? Oy! Baka nga, yun din ang pinagbasa nila, no? Ulitin ko, nakita nga nila yung performance ni VP Lenny. Naging aktibo siya sa pagtulong sa ating mga kababayan, lalo na nung kasagsagan ng pandemya, no? Yung matataas na kaso talaga. So baka, yun nga ang isa sa mga naging factors kung bakit nangunguna sa ating mga kaklase si Vepe. Hindi Vepe na naman. Ano talaga yun? So Vepe. May supasta. Vepe. VP Lenny. Ayan. At tinanong din namin ang aming mga kaklase kung kilala ba nila kanilang napiling pangulo at kung tiwala ba sila sa taong ito. At ito ang naging resulta. Ayon sa aming survey, 73.1% ng aming mga klase nagsabing oo, kilala nila ang pangulo nila at may tiwala sila dito. 98.2 naman na nagsabi na konti lang, baka hindi nila masyadong kalala o baka wala rin sila masyadong tiwala. Maraming namang nagsabi na hindi at hindi sila sigurado na nagtamo ng 3.8%. May nakakatawa, no? Merong pumili ng pangulo pero wala siyang tiwala. Merong nag-no. Pero mapapansin naman natin sa pie graph na to, na karamihan sa ating mga kaklase ay may tiwala sa kanilang napiling pangulo. Magandang indikasyon din to. Ibig sabihin lang nun na sila ay marahil nagsagawa na ng kanilang pananaliksik tungkol sa kanilang napiling pangulo o talaga namang kilalang-kilala nila at nasubaybayan nito sa kanilang performance habang sila ay nasa kanilang mga sarili-sariling panunungkulan. So, magandang indikasyon din siya. Ayan. Ngayon, alam niyo na ang pulso ng taong bayan at ang pulso ng aming mga kaklase. Kaya naman, dadako na tayo sa punto kung saan pag-uusapan na natin ito ng mga mare. Pag-chismisan na natin sa isa-isa. Mm-mm. Meron tayong 5 kandidato na pag-uusapan ngayon. Sana handa kayo sa mga chika nyo, ha? Oh. Okay. Kaya naman, mga mare, eto na sila. Eto na. Ayun sila. Umpisahan natin kay Senator Manny Pacquiao. Oh. Sino dyan? Maring Maven. Ano so, ba to? Mga mare, ito na nga. Ang una nating pag-uusapan. Alam ko kilala nyo to dahil siya ay isa sa mga nagbigay pangalan sa ating bansa. Oh. So, ito na nga si Emmanuel Manny Pacquiao. So, sino nga ba si Emmanuel Manny Pacquiao? So, siya lamang ay isang 8th Division World Boxing Champion at tinagirang one of the greatest boxers in history. So, napakagaling naman niya. Sana so, all nakatapos si Manny all. Pacquiao ng elementary sa Saavedra, Saway Elementary School sa General Santos City.
So, siya ay nagtapos naman ng lehiyo sa University of Makati na may diplomang kurso sa Bachelor of Arts in Political Science, Local Government Administration. At ito na nga, meron siyang pinasok. Ano yung, ano yung pinasok niya? Maring Maven, ikaw ah. Ito, alamin niya pinasok niya. So, ito lang naman yan. Pinasok niya yung politika. Mm. Mga mare, isi lang ngayon. Politika. Ah, okay. Politika naman saan pala. Kung saan una siyang naging congressman at ngayon, isa na siya sa mga senador ng ating bansa. Mm. So, ayun mga mare. Ito naman yung mga naging ambag ng ating Senator Manny Pacquiao. Ooh. So, sa napakaliit na panahon lamang ay nakapag-file siya ng 36 quality bills na kung saan marami siyang mga natulungan ng mga estudyante dahil ito ang pre-internet access in public places na napunta into law as RA 10-929. Si Manny Pacquiao din ay isa sa mga nakapag-increase ng tobacco tax in the tax reform, acceleration, and inclusion law. At syempre, isa din sa mga naipahayag niya ay ang OFW Handbook Bill kung saan natulungan niya yung mga OFW natin, yung mga kababayan natin laban sa human trafficking. So, ayun sa marami siyang mga kababayang natulungan. At ito pa, isa sa mga pinakamagandang ambag ni Senator Manny Pacquiao ay ang 180 days maternity leave for all women worker na kung saan marami siyang mga kababaihang natulungan or nabigyan ng tamang oras, sapat na oras, magkaroon lamang ng maternity leave. So malaking tulong to para sa lahat ng mga kababaihan na nagbuntis or naggusto makapag-leave sa isang kanilang trabaho. So, ayun, mga mare. So, next, chismis. So, datako naman tayo sa plataforma ni Senador Manny Pacquiao. So, siya nga ay may tinatawag na 22 round. Napakadaming round. 22 round priority agenda for the country. So, ang kanyang first round, ito ay ang fight against corruption na kung saan sinabi niya na papakulong niya lahat ng mga kawatan sa gobyerno. So, sino ba namang may gusto ng korupsyon sa ating gobyerno? Siyempre, diba? Ayaw natin yun. So, yun yung gagawin niya. Ipapakulong niya. Sana nga, di ba, mangyari na. So, ang ating second round, nasabi niya, ay ang economic growth and development na siyang makakatulong sa ating bansa upang mapalawak, mapaganda, at mapadevelop pa ang ating bansa. So, sa next round naman ay third round daw ay ang employment na kung saan marami siyang matutulungan na na mga walang trabaho. So, matutulungan niya yung mga tambay, mga stuck lang sa bahay para magkaroon naman ng oportunidad na magkaroon ng trabaho. At ito nga daw ang fourth round, mga mare, ang pre-housing. So, siya ay meron ng pre-housing noong sa General Santos City. Mm-hmm. At ngayong plataforma niya ito sa pagiging pangulo ay napakagandang plataforma. Isipin niyo, sino ba namang ayaw ng libreng bahay? Mm-hmm. Bahay na yun. Yun, bahay. So, sana nga ay maano niya itong plataforma na ito dahil marami siyang matutulungan ng mga kababayan natin na mahihirap. So, napakalaking tulong nito para sa ating lahat, sa ating kababayan. So, at dadako na tayo sa kanyang chika. Ito, chika. Ayan. Gusto natin chika yan eh. Chika niya. So, ano nga ba chika? Ito, may controversial siya tungkol sa boat buying. Na kung saan, sinabi, ang kanyang only comment lamang dito ay inggit lamang yung mga kritikong nagsasabi na boat buying. So, ayun kasi, alam niyo naman si Manny Pacquiao ay may iba't ibang lugar siya na pinupuntahan at nagbibigay talaga siya ng pera. So, parang tulong niya din yon sa ating mga kababayan. So, ito, tinatawag nila itong boat buying. So, kayo ba, sa tingin nyo, matatawag nyo bang boat buying yung pagtulong ni Manny Pacquiao? Ayun. Ikaw, Marites Angelica.
Feeling ko hindi 50-50 kasi ayoko magbintang. Mali mo, gusto niya lang talaga. Gamaline si Martes Angelica. Mali niyo, ayaw niya lang, gusto lang talaga niyang tumulong. Mm. Diba? Okay. So, maya, may pera naman talaga siya, diba? Yun, parang 50-50. Yan na. Oh, ikaw na, Marites. Oh, sa tingin mo? Sa akin naman, matagal naman ang ginagawa ni Manny Pacquiao yan, di ba? Tuwing nananalo siya sa boxing, pag-uwi niya, marami mga taong pumupunta sa kanila. At nagbibigay talaga siya ng tulong. And ayan na naman si Sinok. Sorry po sa mga manonood. Ako po ay may Sinok ngayon para akong nag-natural choppy. Ayan. So tumutulong naman talaga siya, no? In cash. So pag pumupunta siya sa mga projects niya, for example, umibisita siya sa mga constituents niya o talagang meron siya mga relief operations, kasama talaga doon yung pagbibigay niya ng cash. At tingin ko naman, hindi naman yun maituturing na vote buying kasi nga matagal niya namang ginagawa at may pera naman para pala talaga siya na kaya niyang ipamudmud, diba? So, huwag na nating masamain. Huwag na nating masamain yan. At yun nga, sabi niya nga lang, ingit lamang yung mga nagsasabi ng vote buying yun. So, ayun lamang muna yung chismis ko ngayon. Gusto ko marinig naman yung chismis ng sino ba dyan? Sinong ating next? Ako na next! Ako na may chismis! Ay, yeah. Ay maraming baon yan! Maraming baon yan si Martes Angelica. Ano madaming baon? Ito na, start ko na. Yan. Kung kay Maring Maybin, si Manny Pacquiao, ako naman, si Ferdinand. Sino yan sa'yo? Ako naman. Kaklase natin, Ferdinand? Hindi! Iba! Si Ferdinand yun eh. Iba pala yan. Oh, okay, ibang iba. Ibang Ferdinand to. May Bongbong pala to. Oo, ito naman si Ferdinand Bongbong Rimbuades Marcos Jr. O diba kailan? Oo, oh, haba ng pangalan. Oo, oh, pero haba kailan siya bilang Bongbong Marcos. So, sige, doon na lang tayo sa Bongbong. Oo nga. O sino ba siya? Kilala niyo ba siya? Ito pa, bibigay ko na sa inyo. Ito naman si Bongbong. Oh, ayan na. Nag-aral siya sa All Boys sa Benedictive Abbey sa England. Tapos nagtapos din siya sa Espanya at nakakuha siya ng araling panlipunan mula sa Oxford University sa England nga. Ay, oh, imported. Oh, England, di ba? Huwag kayo England yan. Oh. Eh, after imported, nun, sorry. Mamahalin. Oh. Eh, after nun, hindi pa siya nakontento. Parang gusto niya parang kumuha ng isang kurso. Ay. Tapos kumuha siya ng Master in Business Administration sa Wharton School of Business. Yun naman yun sa University of Pennsylvania sa Philadelphia, USA. Ah, oo. Imported ulit, no? Imported USA ulit, USA naman. So, kanina England, ngayon USA. Oo. Tapos, sa noon, pinasok niya din. Eh, after noon, tinigil niya yung pag-aaral niya. Hindi niya yung... Dahil nga, alin niyo kung bakit? Dahil nga may pera siya, umano siya eh, pumasok siya sa politika eh. Naging vice gobernador siya sa Ilocos Norte. Tapos after nun, naging gobernador din siya simula nun, ano, 1981 to 1983 or 86, ganun. Tapos after nun, dahil nga pinasok niya politika, nagsilbi na siya ng 25 years sa gobyerno. Tapos dahil nakilala na yung ano niya, nakilala na yung pangalan niya, ang dami niyang na ano na position, hanggang sa nakilala na nga siya sa Pilipinas. At ayun nga, inangkop niya yung mga mayayamang kasaysayan dito sa Pilipinas. Yun nga. After noon, eto naman yung mga ambag niya. At nakilala niya na, eto naman yung mga ambag niya. Sana all may ambag, di ba? Oh, iba dyan, niya, nag-aambag eh. Alam niyo mga mare. Eh. Alam niyo mga mare, ang dami niya na naambag. Una. Ay. Sige, isa-isahin mo yan, mare. Una, 52, yung mga nilatag niyang batas, pero isa lang yung ano niya. Ano to? Ay, isa lang. Isa lang. Isa lang. Oo, isa lang. Isa lang. Si, ang, isa lang, Senate Bill 1186 na parang nagbabawal. Nagbabawal ng sa mga eleksyon nung sanggol na ang kabataan noong 2013. Palagay na October 2013, pinagbawal niya yun. Pangalawa, meron pa siyang apat na pinalagay. Pero alam niyo ba, isa pa lang din yung nilaga,
isa pa rin yung pinatupad or parang yeah. Oo, ganun. Parang ganun. Wait lang, mga mare, inuubo ako. Hindi ako makapag-concentrate. Tapos, ayun. Pero isa pa rin nga. Ito naman yung Senate Bill 712. Tapos, parang ito, naging Republic Act din siya ng 10645 expanded para sa mga Citizenship Act of 2010. Tapos, after noon, noong 2010 hanggang 2013, noong 15th Congress, meron naman siyang inakda na 34 na panukalang batas ulit. Pero alam nyo ba? Ah? Oh, 28. Ano yun? Oo, pero 28. Gigil talaga si Maring, ano? Yes. Oh, Angelica. Nagang umpugan kung umpugan. Ang dami ba naman? Oh, sige. Yes, mm-hmm. 28 lang yung sinama niya sa 16th Congress. Tapos sa 17 uh-huh. yung co-authors. Tapos pito lang ba naman yung Republic Act na napatupad? Out of 34. At least may 7 siya. Oo. And after nun, nun last, may mga act pa rin siyang pinatupad. Katulad ng Anti-Drug and Drug Driving Act and Cybercrime Prevention Act, ang Expanded mm-hmm. Anti-Trafficking in Person Act at ang National Health Insurance Act. Diba? Ay, ang dami. Sa totoo lang, marami pa yan. Pero hindi ko na sinama yung iba. Ganon. Oo. Oh, oh. Napagod ka na, ano? Napagod na ako. Tapos after nun, ito na. Mm. Ito na nga ang mga platforma niya sa darating na halalan 2022. Actually, hindi naman talaga to parang ano eh, parang mga platforma niya. Parang ato lang naman yung mga sinabi ano to? Niya. Katulad lang. Okay, sige. Pag samasamahin ang mga Pilipinong harapin ang pandemya. Dahil nga may COVID tayo na nakaharap ngayon, maraming mga ekonomiya ang bumababa. Harapin daw natin isa't isa ng mga Pilipino ang pandemya. At tayo ay uusbong ulit. Ay, gano'n. Sinabi niya yun, ha? Oo, sinabi niya yan. Sige. Tapos sabi, ibabalik niya ang paraan na nagkakaisang pamumuno sa ating bansa. Ibig sabihin, di ba nga, yung ama niya naging presidente ng 31 years. Ha, 31 years. Ay, tagal nun, ha? At ano pa siya ng martial law, yung ama niya. Eh, meron doon patayan, paghihira, pagnanakaw. Nabalitaan pa yung mag-anak na Marcos ay nagnakaw ng $10 billion tapos hanggang ngayon pag-usapan pa rin yan yung pagnanakaw, di ba? Ay ganon. Ganon. Ako, malaking balita yan, ha. Malaking balita nga yan. Eh bukod din sa mga platforma na yan, eto na yung latest chika ko. Ay ayan. Oo. Meron pa pala. Akala ko yun na yun eh. Ito pa pala. Ito pa. Okay, sige, yung sige. Yung kontrobersya kay Marcos, kung totoo nga nakapagtapos siya sa Oxford at Wharton dahil sa questionable ang nakalang ang datos sa kanyang resume. Siyempre, meron kasing isang Pinay dun eh. May isa kasing alumni pala na nakapagtapos sa Oxford University at nagsabi na hindi daw talaga alumnus. Hindi naman doon talaga nakapagtapos si Marcos doon sa Oxford at nakakuha lang siya ng degree sa social studies. Pero itong si Marcos, naglathalat siya doon sa Senator website na nakapagtapos siya at nakapag-aral siya noong 1905 to 1908 to 1908 nga daw. Yun. Naglathala siya. Pero, so pinanindigan niya. O pinanindigan niya. Pero ang sabi naman mga mamamayan daw na ano daw na dapat daw hindi mga malang-maling balita yung ipapaano yung mga sinasabi dahil nga dapat daw mga totoo lamang dahil nga sa darating na halalan 2022. Yun. Dapat daw mga totoo lang. Totoo naman. Ito pa pala. Totoo lang naman talaga dapat tayo. Tsaka ito pa pala, last na pala. Pork barrel. Na ano siya sa pork barrel. Ang daming baon talaga ni Marin. Ano, Angelica? Oo, meron pa. Dami. Sa pork barrel. Okay, sige. Dito na tayo sa pork barrel. Na ano siya? Na nadamay siya sa pork barrel doon kay Janet Napoles noong October 29, 2013 daw. Pero, nung makaraan ng isang bandaw, nilulugog yung opisina niya. Tapos nalaman na pineki lang daw o sinabi niya na pineki lang daw yung pirma niya para lang madamay daw siya dun sa pork barrel.
I don't know kung totoo talaga, di ba? Mm. Yung balita. Nakichismis lang tayo. Ako. Ah, yung pala yun. Yeah. Okay, oo, sige. Edi, tapos na tayo doon, no? Tapos na tayo doon. Hindi na magtatanong. Oo, meron pa ba? Meron ka pa pang chika? Kasi ang dami pa ako. Ang dami ko pa. Ito na. O, susunod ko na nga. Ay, ang dami pa. O, sino naman to? Ako na ulit! Ang ngiti, o. Ngiti-ngiti. Ikaw ulit. Ay, ang dami talagang baon. Ito na. Kung kanina, ang kinuwento ko ay si Ferdinand Bongbong Marcos. Ngayon ay si Francisco Isko Moreno. So, kilala niyo ba siya? Ah. Ay, oo naman, kilala natin yan. Oo, sino siya? Mayor yan ng Maynila. Oh, wag ka. Oo, tama, tama kayo dyan. Pero syempre, magbibigay pa rin ako ng information diba? Para makikilala nyo, di ba? So, sabi dito, si Isko Moreno daw ay nakapagtapos ng elementarya sa Rosario Amario Elementary School. Tapos syempre, syempre nag-high school din siya, di ba? Pero nakilala daw siya bilang artista sa palabas na That Entertainment ni German Moreno. Pero syempre, dahil nga nag-artista siya, and after noon, pumasok siya sa politika. Doon niya lang natapos yung kolehiyo na ang kurso niya ay Local Legislation and Finance sa Universidad ng Pilipinas o UP. Dahil nga, pinasok niya ulit ang politika nga, siya ay naging konsihal at ngayon ay mayor na ng lungsod ng Maynila. O, di ba? Naging lungsod ng Maynila. Ganon. Ha? Naging lungsod ng Maynila siya? Mayor! 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 Mayor, mga mare! Oh, akala ko naging lungsod siya ng Maynila. Oh, yun. Naging mapa pala itong si Isko Moreno. Oh, naging mayor. Linawin po natin, mayor po siya. Mayor, hanggang ngayon. Hanggang ngayon, naging mayor pa rin siya. After nun, syempre, bukod dun, okay. Eto naman yung mga naging ambag niya. Una, pagsasaayos Divisoria. Ano niya eh, pinatanggal niya yung mga street vendors. Tapos kahit ang dami mga nagpo-protest, pinatanggal niya talaga yon. Pangalawa, financial assistance para sa mga estudyante. Tayo, mga scholarship, di ba? Ito naman, nagbibigay siya 1,000 kada scholarship. Kada buwan ata o basta ganun. Basta walang mababang grade. Pinaano niya lata sa lungsod ng Maynila sa Universidad ng Diliman. Pangatlo, buwan ng petisyon sa mga citizen at PWD. Nagbibigay siya ng mga... Pensyon, mare, pensyon. Hindi petisyon. Pensyon. Ah, nadala lang. Naku, mare, ha? Sobrang dami mong baon. Kakabaliktad na, mare. Oo, pensyon po, pensyon. Pensyon sa mga citizen at PWD. Nagbibigay siya ng 500 pesos. Ah, maganda yan. Diba, tama. Kada 500, kada... Oo, kada 500. Pwede na rin, di ba? Pang-apat, sa ayos ng monument kay Andres Bonifacio sa Loton. Loton? Tama? Loton? Ayun naman, dahil nga nakita niyang madumi yung basura at may mga basura, pinaayos niya talaga. Ang pangima, last, pagbabawal ng mga tindera sa malapit sa mga eskwelahan na nagbebenta ng alak. Siyempre, pinaluin niya ng 200 kilometer yung mga tindahan sa school para doon mapalayo sa mga bisyo, sa alak, yun. Siyempre, diba, nalaman yung mga ambag niya dito sa Maynila. Okay. Katapos ng ambag, siyempre, ito naman yung mga plataforma niya. Siyempre, ang dami yan. Sasabihin ko na lang, ha? Ang una, housing project para sa mahihirap, diba? Pangalawa, pampublikong hospital. Kailangan natin yan. Edukasyon and internet connectivity. Lalo na ngayon at online test, di ba? Pang-apat, pagnenegosyo, business. Pang-lima, kalinisan. Need talaga natin yan ngayon pa. And syempre, after niyang mga platforma na yan, eto na talaga ang pinaka-latest chika. Ano? Syempre, dahil nga nalaman na uuupo si Isko sa presidente na to, eh di nag-ano siya, marami na batiko sa kanya. Tapos mga balita, ang balita na ano siya, tinawag siya as porn star ng mga political elite. Oh.
Kasi syempre, alam naman natin na artist na siya, di ba, dati? At marami mga sexy photos o mga eksena na malalaswa. Eh, artista naman talaga siya, di ba? Yun, dun siya binatikos. And after nun, naglabas siya ng sama ng loob na nasaktan daw siya na hindi ba pwedeng maging isang napagbamahirap, hindi ba pwedeng maging isang decente? Tama naman, di ba? Na maging isang decente at parang mamuhay na lang ulit ng payapa at nakakaahon ka naman talaga sa hirap. At talagang trabaho na naman yung before yun. Hindi naman talaga masama yun, di ba? Eh kung kayo tatanungin, masama bang maging pornstar? Grabe, napakabigat naman ng... I mean, artista pala. Artista. First or artista? Artista. Nagulat ako. Nagulat ako sa tanong mo na yun, ha? Artista. Okay. Artista mga kare. Okay, artista. Ito nga. Maraming ako. Wala. Maraming ako, ikaw. Oh. Walang masama sa pagiging artista, syempre. Oh, eh, may mga kasi wala naman masama sa pagiging artista. Paho lang naman, di ba? Eh, ikaw, oh, Maring Maybin. Ang pagiging artista ay trabaho. Oh. Mm. Eh, ikaw, Maring Maybin. Approve ka? Ay ka? Siyempre, sino ba namang ayaw maging artista, no? Tama. Oh, yun lang naman ang aking chika kay Isko Moreno. Buti na lang artista, no? Kinabahan ako. Oh, artista, kinabahan ako doon. Alas, nabigla lang din ako. Okay. Yun talaga yung tanong. Oh, ayun na yung next ano po kay Isko. Sino sunod dyan? Sino sunod? Mm-mm. Kayo naman. So, eto na ang ating susunod na pag-uusapan. Ay, meron pa. Ang sinami na ibigay. So, siya nga si Maria Leonor Lenny Santos Tomas Herona. Napakahabang pangalan. O, mas kilala natin bilang DP Lenny Robredo. Yes. So, as kikilala natin, sino nga ba siya? So, si DP Lenny ay nakapagtapos sa kursong Economics sa Universidad ng Pilipinas lima noong 1986. So, siya nga ay asawa ng dating mayor ng Naga City na naging sekretarya ng DLIG. At syempre, nag-aral din si DP Lenny ng abogasya sa Universidad ng Nueva Caceres noong 1990. So, ito Mare, meron din siyang pinasok eh. Oh, ano yung isa din? Yan, meron din siya pinasok, oh. Mamay. Oh. Ito. Pinasok na yung politika kung saan una siyang naging first lady ng Naga City at naging congressman ng ikatlong distrito ng Camarines noong 2013. Yun lang yung pinasok niya. Huwag kayong ano dyan. Opo, ayun lang yung pinasok. Kinabahan ulit kami, ha? Okay. Ayun. So, eto nga, napakaraming ambag ng ating Vice President Lenny Robredo. Ito, isa-isahin ko nga. So, ito ang National Food Security Bill of 2015. Pangalawa, Anti-Discrimination Bill of 2013. People's Participation in Budget Deliberation Bill. Pang-apat, People Empowerment Bill of 2014. Full Disclosure Bill and the Freedom of Information Bill. Next, Kampiyon ng Freedom of Information Act. At ito last, Local Poverty Reduction Action Team. So, kitang-kita naman natin na talaga yung napakadami niyang ambag o mga bill na naisagawa. So, makikita natin dito na tunay nga siyang aktibo sa politika. Masasabi natin siyang aktibo talaga. So, kaya siya ay kilala na siya. So, ayun, napakadami niyang ambag mga mare. Sana all may ambag, no? Sana all. Sana all may ambag. Meron siyang mga plataforma. So, ito ang Medical Livelihood Assistance. Siyempre, Vaccine Express, Swab Cab, Bayanihan e-Consulta, at Pre-Shuttle Services na itong mga plataforma niya, mga mare, ay talaga namang nakatulong noong mga panahon ng quarantine o nung COVID-19. So makikita nyo yung Vaccine Express, yung mga swab cab, at saka mga pre-shuttle services na siya namang talagang nakatulong sa ating mga kababayang Pilipino. Tama naman.
Natagangkapos. So, ayun, napakaganda ng kanya mga platforma. Katulad niya, napakaganda niya. Okay, next. Ang ating next. So, eto mga mare, may chika akong baon. Ayan, meron ulit to. Ano? Ano, chika? Eto nga. Eto nga, sinasabi na, sinabi niya noon na, may sabi-sabi kasi noon na, yung pera ng bayan na binibigay ng mga politiko, ay palagi niyang sinasabi na, galing din naman sa atin yun, yung bibili ng boto, o pera din daw yun ng taong bayan. Ang mm-hmm. sabi niya, tanggapin mo, pero ang iboboto mo kung sino yung nasa konsensya mo. Ah, so, yun yung sinasabi niya na, tama nga naman na iboto mo kung ano yung ninanais mo sa konsensya mo. Tama naman. Talaga naman. At ito, meron siyang isang issue. Ito, Mare. Ito, nakakagulat din itong ano controversy nito. Ano yan? Na, sinasabi niya na, nalalaki daw si Danny Robredo. Oh, issue nga yan, ano? Issue nga. Ang dami na issue yan. Ang dami lalaki. Mga marites talaga. So, sinabi niya naman dito sa controversy na ito na paninirang puri lamang daw ito at wala siyang pake doon. Dahil busy nga siya sa kanyang mga plataforma, sa kanyang trabaho. So, wala siyang paki dun sa kontrobersyang iyon. Grabe namang panlalaki daw yon, paninirang puri. So, ayun, Marita. Sinong chika ko? Ayan. Ano yan? Tapos ka na ba sa chika mo, Maring Maven? Tapos na. Okay, sige. Ako naman. Na. Kala nyo kayo lang, ha? Sino kala nyo kayo yan? Na, syempre. Siyempre, may baon din ako, no? Wala. Ayan, yan ang kasinaring. Hindi naman pwedeng kayo lang ang chika, di ba? Ako din, syempre. Ito na. Dapat may ambag. Chika mo na yan. Ito na nga. Ako na. Manahimik na kayo. Ito na. Mag-uusapan naman natin ngayon ay si Senator Panfilo Ping Moreno Lacson Sr. Haba pa nga. O, lumalaban din sa pahabaan ng pangalan, no? Pero syempre, mas kilala natin siya sa tawag na Senator Ping Lacson. And may sinok pa rin po ako. Day 7 na po ng aking sinok. Pagpasensyahan nyo na. Ito na, pag-usapan natin yung kanyang mga edukasyon. Ayan. Nakapagtapos siya sa paaralang elementarya ng Bayang Luma sa IMO sa taong 1960. Syempre naman, kailangan yan. Basic education. At syempre, high school, pagkatapos elementary. Saan yan? Sa IMO's Institute noong 1964. Wala namang special dito, no? Syempre, lahat naman tayo dadaan sa stage na yan. So, huwag na natin palakihin tayo. Huwag na palakihin. Kito tayo sa kanya, college. So, nag-aaral siya ng philosophy or philosophy, oh my God! Philosophy sa Lyceum of the Philippines University. Nag-aralan niyan. Siyempre, pumasok na siya ng PMA, Military Science naman. At kumuha rin siya ng Master's Degree sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila sa kursong Master in Government Management. Oo, talagang swak na swak sa kanyang posisyon ngayon, no, sa pagsaservisyo sa taong bayan. At hindi na tatapos yan dyan. Meron din siyang Doctor of Laws sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila naman ito noong 2019. Oo, meron din siya niyan, Doctor of Laws. Kompletong-kompleto siya, di ba? Kompletos regados. Meron siyang bachelor's, master's, and doctorate degree. Gusto yan ng mga tao, ng mga Pilipino. Gusto nila, kapag nasa position ka, may pinag-aralan ka, at talaga na magbigatin yung pinag-aralan mo. Meron siya niyan. Okay. Ito yung sunod. Nagsilbi si Lacson sa bayan bilang chief ng Philippine National Police noong 1999 hanggang 2001. Diba? Parang expected naman ninyo kasi galing siya ng PMA. Diba? So, naging chief din siya di kalauna ng PNP. Ito pa, pinasok din niya. May pinasok din. May pinasok. Gusto nilang, alam mo, meron sa politika at laging pinapasok. No? So, pinasok nila ng politika noong 2004. Noong 2004, tumago siya bilang pangulo, pero natalo pa rin. Pero ngayon, sa katalukuyan, siya ay senador ng ating bansa. At ngayon nga ay tumatakbo sa pagkapangulo. Tandaan yan, ha? Tatandaan namin. Itong hirap, kinalap ko pa sa ano. Ang hirap. Ang dami kong pinagtanungan yan kahit tandaan niya. No? Ito na. Usapan naman natin yung mga ilan sa mga naging ambag niya. No?
habang siya ay nanunungkulan. Ito na. Una dyan ay ang anti-hazing law of 2018. Ano na ito? Republic Act na ito. Ito yung nag-regulate sa haze at mga initiation activities sa ating mga sorority and fraternity. No? So parang pinagbabawal na nito. Kasi mapaparusahan kapag napatunayan na kayo ay gumagawa ng mga physical activities na nakaka-harm sa inyong mga posibleng miyembro, no? O sa kasamang palad, minsan napapatay pa, oo, di ba? So, ito yung nagpo-prohibit at nagpaparusa sa mga ganitong gawain. Yan yung Anti-Hazing Law of 2018. So, co-author siya niyan, okay? Isa pa sa mga kino-author niya ay ang R810969 o ang Free Irrigation Service Act. Ito naman yung mga nakinabang naman dito, yat mga farmers. Ito sa Free Irrigation Service Act, ito naman yung libre ka sa pagbabayad ng irrigation fee kapag ang lupain mo, yung pagmamayari mong lupa ay below 8 hectares or 8 hectares below, no? So libre ka na, hindi ka magbabayad ng irrigation fee ng national irrigation system natin. Okay? Pero kung ang iyong lupain ay mahigit 8 hektare, magbabayad ka pa din. Oo. Kasi syempre naman kung sobrang lawak naman ang lupain mo, baka naman nakaka LL ka, oo, bayad pa rin ng ng irrigation fee. Oo. Pero sa mga maliliit na farmers na maliliit ang lupain, medyo maliit pakita, oo, medyo libre sila, libre sila sa irrigation fee. At ito pa, isa siya sa walong senador na kinundi na ang red tagging sa mga pantry ng komunidad noong Abril. Oo, kasagsagan pa ng pandemya. Oo, tumulong na red tag pa. Ba naman? Oo. Sa lulugar. Oo. So maraming mga senador, syempre, maraming mga politiko ang nagsabi ng kanilang pag din sa pagre-red tag sa mga mga terorismo, ano-ano man. So isa si Senator Lacson sa mga kumundi na dito. So malaking bagay din naman yun, ano, para sa ating mga kababayan na nagnais lamang tumok. Ayan, yan yung mga nagawa niya, mga ambag niya. Tsaka syempre, marami pa yung marami pa yung iba. Oh, hindi ko lang nalahatin kasi baka abutin tayo ng isang araw dito o tinatawag na kayo ng mga ano nyo, mister nyo, abutan tayo. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang mga mga plataforma niya naman pag-usapan na sa pagkapangulo. Sabi niya, kailangan daw natin ng reforma sa budget para masigurado, matiyak na yung pondo ay makakarating sa mga maliliit na pamayanan natin sa mga lokalidad. Oo nga naman, may point din naman dun, no? Kasi minsan talagang ano eh, sumasabit sa yung pondo ng taong bayan. Ibis na mapunta sa mga proyektong may kabuhay minsan ang tatapyasan pa. Ano? O, totoo yan. Kaya maganda na itong masigurado na ito'y makakarating sa dapat punta, hindi sa bulsa ng iilan. Either. Oh. Yes, tama. Lakan talaga yan. Ito pa. Isa pa sa sinabi niya ay, naniguro din siya ng future ondohan niya universal health care at like sa tiwala ng tao sa gobyerno. Ibig sabihin, aware talaga siya na wala tayong tiwala masyado sa gobyerno. So, pag alam niya na. Daw yan na maibalik ang tiwala ng mga tao sa gobyerno. At maging ang universal health care. No? Parang kailangan na talaga natin ng ano, no? Mas maayos na healthcare system. Kasi nga, sa Pilipinas, parang na napakamahal naman kasi pag ikaw ay nagkasakit. Oo. Apo, diba? So, kailangan ma-repass ng ayos siguro yung universal health care. Nang sa gayon ay matulungan yung ating mga kababayan na hirap sa pagbabayad ng kanilang mga hospital bills o nahihirapang magpa-hospital. Kaya yung iba, so hindi na papatid kasi nga kasakawala ng pera. So, magandang proyekto din naman ito. Isa pa ay pagbangon naman ng ekonomiya. Sabi, tututukan niya din yung pagbangon ng ekonomiya dahil nga galing tayo sa pandemya. Apektadong-apektadong ating ekonomiya. Bumagsak ang ekonomiya. Nagmahal ang mga bilihin. Wala ng trabaho. So, sabi niya, magsusumikapan namin niya ni Senator Toto. Kasi si Soto yung katanam niya. Diba? Magsusumikapan din nila na mapalago ulit ang ekonomiya. Kaya ngayon pa lang, actually, umubuo na siya ng mga grupo ng mga eksperto sa ekonomiya. Nice. Para nice mapag-aralan kung paano maibabangon ang ekonomiya. O magandang project din naman. Sana magawa lahat ang to. Sana lahat. Lahat ng mga sinabi nila. Lahat ng mga nabanggit nila. Oo. Hindi puro mga pangako. Na... Tama. Oo. Lagi nalang napapako yung mga pangako na yung mga plano-plano. Nasa una na sila. Magagaling no?
pag nangangako. Ay, oo, true. Sana this time, magawa, ano, at magawa. Makita ng ating mga kababayan. Na may pagbabago talaga. Ayan yung mga platforma niya, ha? Tama. O mga Martis, tandaan niyo yan, ha? Para pag nanalo, tapos di ginawa, o, sugurin natin. Oo, oh, tama. Siyempre, bawal yun. Eto na, ang pinakahihintay niyo. Mm-hmm. Ayan na, eto na ang chika. Chika, chika, chika. Chika. Eto na. Mare, eto na ang latest. No, ayan latest. Na, latest tayo kay Lacson. Actually, parang dito latest, no? Pero, hindi natin ito makakalimutan. Ito na. Noong January 2010, itong si Lacson naging pugante. Tago. Bakit? Naglabas kasi ng warrant ang lokal na korte para sa pag-aresto sa kanya kaugnay sa pagpatay sa publicist na si Salvador Deser at sa driver nito na si Emmanuel Corbito noong November 2001. Oo, itong kaso to. Ito kasi ni Salvador Deser at saka si Corbito, ano yan, kinidnap sila sa Makati. Ala. Kinidnap sa Makati, tapos natagpuan na lang yung sasakyan nila at yung sunog, oo, sundog nilang bangkay sa isang creek sa Cavite. Oo, so pinatay sila. Grabe. Talagang kahindik-hindik yung napagdaanan. Oo. At nung mga may nahuling suspect, o di nagkaaminan, ano, nagkaturuan, itinuro nila, mastermind, Lacson. Itong si Lacson. Siya nga daw, ang may kagawan, oo, nagmastermind dito. Kaya itong si Lacson tago. Sabi ng mga polis, baka daw nasa China o nasa Taiwan, kasi madalas daw doon nagpupunta. Ang tago nga daw. Pero, nung 2011, lumabas din itong si Lacson. Lumabas din siya. Sabi niya, ay, hindi totoo yan. O, dininay. Hindi totoo yan. Sabi niya, paninira lang din sa kanya yun ng administrasyon. I think that time ata, parang bago-bago lang si Arroyo, ano, si Arroyo. Oh. Paninira lang daw sa kanya yun ng administrasyon. At tinaon na itong si Supreme Court, kinatigan, no, yung desisyon ng Court of Appeals na linisin yung pangalan ni Lacson. Kaya parang na-absuelto din siya. Kaya ngayon, tinan mo, may kita natin, oh, malaya-laya siya pala kablakan. Oh. Ayan, isa yan ha, sa mga naging, ano niya, kaso niya, issue niya. Ito pa, isa. Oh, isa pa. Alam nyo ha, isa pa. Meron pa. Ulit, ito naman, ano to, oh, medyo lumaluma naman ito, no? Pero balikan pa rin natin kasi may issue tayo eh. Balikan natin. Sinapahan ulit ng kasong murder, si Lacson. Murder niya naman. Murder niya naman si Lacson at ang kanyang mga tauhan dahil sa pamamaril sa 11, sa 11 na lang, 11 kasi. 11 na miyembro ng Kuratong Balileng Syndicate. Sa isang operasyon noong 1995 na binatikos bilang isang rub out. Parang patayin lang daw yung nangyari, rub out nga ano. So sino ba tong Kuratong Balileng na to? Oo. Bakit deal? Itong Kuratong Balileng na to, isa siyang sa kapanahunan nila, pinakakilala silang vigilante group talaga o sindikato talaga, no? Nung una, yung purpose ng group nila, parang okay-okay pa naman, may reasonable naman, pero di nagtatala sila sa mga illegal na sangkot sila murder case, sa robbery, diba, sa human trafficking, kidnapping, drugs, o lahat. At nasangkot sila. Kuratong na to, at nung nagkaroon nga ng itong si Lacson, dahil ano pa yun eh, president pa siya ng ano, or namumuno pa siya ng ano, presidential anti-crime unit ng administration na yon, namuno siya. So napatay nga nila itong 11 na miyembro na ito. Ngayon, pumasok si ano, si paglabag daw sa karapatang pantao. Kasi rub out nga doon nangyari. Oo. So nagkaroon ng kaso-kaso diyan. Oo, nakasuhan si Lacson nga ng murder, pero na-absuelto ulit. Kala niyo ba? Oo. Lagi nakakalampas, no? Sabi ni Korte, wala daw probable cause. May sinok pa yun, ha? Probable cause. Oo. Wala daw. Kaya, yun. Na-absuelto ulit at ngayon, ayan, nakikita ulit natin siyang palakad-lakad sa Senado. Ayan. Ngayon yung mga, mga kinaharap ni Lacson. Parang, ano, no, lupitin siya ng mga hide and murder seek case talaga. Ano? Hide and totoo seek kaya din itong mga to? Ano? Or, kayo sa tingin nyo, may kinalaman kaya si Lacson sa mga krimen na to? Tingin nyo, ikaw, Marites Angelica. Para sa akin,
50-50. Kasi nga, sabi ko, ba't nga magtatago yan si Marcos kung alam kong wala siyang kasalanan? Eh, dapat nung una pa lang, sinabi niya na, sino si Marcos? No. Relaxon tayo. No. Si Marcos ko pa. Oh my God! Dinamitin ko si Marcos. Si Lacson. Relaxon tayo. Oo nga, kay Lacson. I mean, ba't magtatago si Lacson kung alam niya sa sarili na wala siyang kasalanan? At dapat sasabihin niya pa lang nung una na hindi, wala akong kasalanan, di ba? Kaya if it's possible, na 50-50 talaga. Ganun. Para sa akin. Ah. Eh, ikaw, Marites Mirvin. Sa tingin ko din, 50-50 din. Kasi, ano naman, ay, 50-50 mo, ka yun, din. Alaya naman siya ngayon. So, na-absweto siya. So, ibig sabihin, wala nang katotohanan yun. Pero, di ding sure. Yun nga. Oo, yun nga. Ano, sure. Kasi sabi ni Korte, sabi kasi ni Korte ay, wala naman daw. Hindi siya guilty. So, malay ano mo magagawa natin? Pero, syempre, yung iba, umaapila pa din at patuloy na inaapila ang mga kasong ito. No? Pero, ngayon, wala tayong balita kung ano na nangyari. Kasi, ngayon, tinan mo, kumakandidato na naman ulit si Senator Lacson, di ba? Position na naman na nangyari. Charo. Oh, ayan. Yes, ngayon nakilala na natin yung mga kandidato natin sa pagkapangulo. Lima yan, no? Nag-umpisa tayo kay Pacquiao. Napag-usapan din natin si VP Lenny, si Isko Moreno, si Lacson, at syempre si, sino ba, si Marcos. Napag-usapan na natin. Ngayon, alam na natin yung ilan sa mga impormasyon tungkol sa kanila. Ngayon, ang tanong ito, mga Martes, ang tanong. Ano ba yung tanong? Tignan natin. Susunod. Ayan. Ngayong meron na kayo mga bagong impormasyon tungkol sa ating mga presidential vote. Sino ngayon ang pangulo mo? May nagbago ba o siya pa din yung pangulo mo? No, umpisahan natin kay ano, Marites Mayvin. Ito kasi marami tong kwento kanina. Eh, Marites Mayvin, nagbago ba? Mga Mara, walang nagbago pangulo. Aking wala? Lenny Robredo. Ah, bakit? Kasi chismis po, di ba? Napakami niyang plataforma na mukahi. Madami siyang ambag. So, ayun, nakaingit nga ako. Madami siyang ambag. So, ayun, madami siyang ambag. At napakagaling niya. Magaling din siyang vice president. Magaling siyang mamahala. So, para sa akin, siya pa din ang aking pamamare. Ikaw, Marit Angelica, sino pangulo mo? Nagbago ba? Hindi rin. Katulad ni Manning Maybin, si Lenny din. Tsaka, syempre, kailangan kong bigyan ng tiwala si Lenny Robledo o si VP Lenny Robledo na kaya niya kampanya. O sino si Lenny? Ano, sino si Robledo? Namumulol na ako. Sa pagkakalang ko, Aryon, walang L sa pangalan niya. Si VP Lenny Robledo. Kailangan ko siya pagkatiwala. Sige. Basta si VP. Okay na tayo sa VP. Si VP. Kailangan ko siya pagkatiwalaan. Nakakaya niyang gampanan at pagkiking isang ina din sa bansa. Nakaya niyang solusyonan ng mga problema ang kinakaharap natin ngayon. Yun. Yun ang mismo. Tapos na. Okay. Ako din tanongin niyo, syempre. Syempre. Kayo naman, O ikaw, Maring O, sige na yung pangulo mo. Nagbago ba? Mare talaga, ano? Mare, ha? Mare. Nakaka-offend, ha? Okay. Sige na. Alam niyo, sa totoo lang, ito, sa totoo lang, parang sa kanilang lahat ng mga tumatakbo, no? Parang wala pa ako masyadong nararamdaman sa kanila. Hanggang ngayon, wala pa rin akong napipili na malakas na kandidato. No? Pero kung pipilitin niyo ako, pilitin niyo kasi ako. Pilitin niyo naman sige na, ako. Sino, Mare? Kung pipilitin niyo ako, syempre ang pipiliin ko pa rin ay yung may malinis. Tama. Ito na nga. Pipiliin ko yung may malinis na record. At sa tingin ko nga, ito ay si, kagaya niyo rin, si VP Lenny. Sa ngayon, so far, siya yung nakikita ng malinis na record at talaga namang meron siyang plano, mga solidong plano kung ano yung gagawin niya kapag siya ay naupo. So yung pa nakikita ko, yung ipang sila-sala na lang lagi mga pili na lang na solid, konkreto na nagagawa. Ano. Kaya kay VP Lenny din ako. Tsaka, para sa akin naman, ang hinahanap ko lang sa magiging presidente natin, sana,
yung mananalo ay yung presidente na meron talagang magagawa. Mm-mm. Yung tama. Presidente na makapagbibigay ng resulta. Kasi yes. Yun naman talaga yung purpose nila, di ba? Sa pagtakbo at sa pag-upo bilang presidente. Kailangan nilang magbigay ng resulta sa mga mamamayan. Yes. Tama. May pagbabago. Hindi naman tayo nanghihingi ng perfectong presidente, perfectong tao. Wala na tayong pake sa lang private life. Oh. Basta kapag sila ay nakaupo na sa posisyon, kailangan natin ng resulta. Kailangan yes. ng pagbabago. Ayun lang. Mm-mm. Kaya kayo dyan, sa mga nanonood, sa mga artista na nanonood, ayan, may sinukulat. Makibalita po tayo sa telebisyon. Yes. Pag-aralang mabuti, magsaliksik. Kilalang mabuti ang inyong iboboto dahil ang boto nyo po, kagaya ng sinabi namin sa umpisa, ay napakahaga. Nyo pong sayangan yan, kahit isa lang yan, ang boto kapag nagsama sa wow ng kaya dapat po pag-isipan mabuti, kilalang mabuti ng iboboto. Kaya naman dahil dyan, maraming salamat sa panonood at nawa ay meron kayong mga napulot na impormasyon tungkol sa ating mga presidential boss. At muli, tandaan, mga tolates at marites, ang boto mo ay mahalaga, tarat magkaisa. Bye-bye! Bye-bye! Thank you! Thank you, Marilyn! Bye-bye, mga marites! Bye-bye! Bye!